Siguro akala niya mahirap ako, or not really mahirap. I mean, parang siguro akala niya is ayoko siyang bilhin, or parang gusto ko lang mag waste of time. And yes guys, hello, welcome back again sa aming channel. Yes, so medyo matagal na naman ako umabsent. I'm so sorry guys, kasi sad to say, namatayan kami last week. So medyo naging busy ako, dapat active na sana uli ako sa YouTube. Kaso nga lang, yun nga may nangyari. So unfortunately, I had to stop filming and also, you know, makapag-edit and etc. Kasi alam niyo naman pag namamatayan. So anyway, I'm okay now. So kaya balik YouTube na ulit tayo. And today, may kukwento ko sa inyo tapos mag-unbox tayo. So just keep on watching. So guys, papakita ko muna sa inyo kung ano i-unbox natin. So i-unbox natin ang aking bagong TV One. So ito yung bago ko na namang baby. So actually, this camera is made for vlogging. Then I'll give you some information later. So let me tell you some story. So actually, dapat bibili ako today ng iPhone 13. Kasi alam nyo naman na lumabas na yung iPhone 13 noong September 24. So actually, dito sa amin, sa Luxembourg, September 20, pwede mo na siyang i-order. But kaso kasi hindi ako yung mahilig mag-order. Gusto ko yung pupunta ko, babayaran ko din, kukuhain ko. But sad to say, walang iPhone na available. So inikot ko na Apple Store, mga reseller nila, and also yung parang ano sa amin, yung parang mabilihan ng mga camera, ng mga cellphone. Walang available. Kasi daw, dahil bagong labas pa lang, so kumbaga, sold out. So unfortunately, yung mga dinalang ibebenta rito sa Luxembourg is talagang na-sold out, no? So ibig sabihin, nag-boom talagang iPhone 13 dito sa amin. Kaya nahihirapan ako. So hindi mo rin siya pwedeng order for now kasi nga daw, marami daw waiting ngayon. So all we have to do is keep going back sa shop and tanong natin kung may available na sila. Balik naman tayo dito sa camera na to. Actually, hindi ko sana to bibilihin kasi meron naman akong professional camera, or actually yung ginagamit ko pang YouTube, which is ito yung pinag-film ko ngayon, which is yung 90D, Canon 90D. And lahat ng mga naging videos ko simula nung na-monetize kami, ito na yung ginagamit ko. And medyo na-curious kasi ako dito sa Sony ZV-1 kasi nga sabi ko, ang cute-cute niya, ang lit-lit niya, para siyang compact, and at the same time 4K na siya compared dun sa previous camera ko bago ako nagka 90D, which is yung M50. So maraming mga nagkakagusto rito, especially sa mga YouTubers na bago, lalo na pag gumagawa kayo ng mga beauty contents, kasi meron to yung tinatawag na parang beauty filter, something like that. So maganda siya, and maganda rin siya sana pag travel. So actually, hindi ko pa siya gustong bilhin, parang pinag-iisipan ko pa lang, kasi sabi ko, sayang din naman, di ba, gagastos ako, and this cost me 700 euros, which is more or less like $700 yata sa US, 700 euros just the camera. And I had also to buy something para dito, and yun nga, naiinis ako kasi pumunta lang ako doon para itanong ko kung maganda ba, and gusto ko siyang tingnan. So pinahawak sa akin ng walang battery, then I've asked him na kung pwede bang lagyan niya ng battery, tapos nilagay niyang battery is hindi siya charge. So nainis ako. So sabi ko, sabi ko, kung pwede mo i-charge, and I'll be back in 5 minutes. So nagikutula ko siya shop, bumula ko ng 5 minutes. Hindi niya chinarge. So parang hindi niya ako inaasikaso, parang hindi niya ako masyadong binibigyan ng pansin. Siguro akala niya mahirap ako, or not really mahirap. I mean, parang siguro akala niya is ayoko siyang bilhin, or parang gusto ko lang mag waste of time. So sa inis ko, sa inis namin ni husband, instead na sinubok ko siya, hindi ko na siya sinubok, binayaran ko siya ng as in cash. So ganun ako kaloka, grabe, naiinis ako. Napabili tuloy ako ng bigla. But anyway, dahil alam niyo naman na mahilig ako sa photography, videography, and not only for my YouTube and also for my personal use, kasi we travel a lot, especially coming months, baka magta-travel kami ni husband. So sabi ko, this one is good na dalhin siya, or as a second camera, especially kapag nasa, for example, nasa indoor kami or nasa airport, alam niyo, para makagawa ko ng more content. Kasi kapag itong ginamit kong 90D, ang bigat-bigat niya, ang laki-laki niya kasi nga DSLR to. While this one is para siyang compact, so hindi siya napapaltan yung lens, and fixed lens na siya. But alam ko na marami ako magagawa ditong videos kasi nga pinanood ko na yung review nito sa YouTube, and so far naman maganda naman yung feedback niya. So guys, halina kayo at unbox na natin itong Sony Vlog Camera ZV-1. So guys, ganito siya pag binili nyo. But of course, ganyan sinabi ko sa inyo, every time na bibili kayo, tignan nyo muna kasi meron naman silang parang tester or parang sample bago nyo bilhin. So dito nakalagay yan, made for vlogging. So actually, sikat talaga to para sa mga YouTuber, yung mga bago pa lang. And this one, this camera, is marami ka na talaga magagawa. So anyway, buksan na natin. So ito siya. Ito yung box niya. And sa loob, may nakalagay na 1 year warranty
Keme-keme, eh, offer, okay. So, pag binili mo to hanggang January 2022, meron kang one year extended warranty. And, buksan na natin siya. So, ano ba itsura niya? Dan. So, for sure, ito yung mga instruction. So, kumpleto naman siya. Booklet, instruction, help guide, accessories na pwede nyo magamit yata or gusto nyo bilhin, of course, from Sony. And different languages, European warranty information, documents, etc. So, ayan, ito siya. Ito ang laman ng ating mahiwagang bayong. Charot! So, anyway, ito is yung, ano ba tawag dito? Windshield. So, if I'm not mistaken, ito yung para sa audio niya kasi ito is may built-in audio na siya. So, gaya na ito. Tignan ninyo. Ayan, di ba? So, ilalagay ito on the top para kapag nasa labas kayong mag-vlog, meron kayong windshield. So, hindi ko alam what's the use masyado kasi gumamit ako ng ganito pero hindi ko siya vet. But of course, hindi ko sinasabi sa inyo na bumili kayo ng professional audio ninyo or professional microphone ninyo. But ako, so far, I'm happy naman sa aking Rode mic. So, yun yung wireless. So, I don't think na I'll be needing this one. But, keep ko pa rin kasi kasama to sa binayaran. Kaya, mas maganda ng ating i-keep. So, anyway. So, meron siyang USB kasi ang alam ko is ito is chino-charge pwede sa laptop or ewan ko may nabibiling socket para i-charge ninyo yung battery. And alam ko kasi yung battery nasa loob siya. So, once nalagay natin sa loob, pwede natin siyang i-charge directly sa ating laptop or sa power bank. I'm not sure but ako, normally, bumibili ako ng extra battery, especially dito kasi all I've heard about this camera is madali siyang malobat, lalo na kapag 4K ang inyong ginagawang video. So, mas madali siya. So, much better na meron tayong extra batteries. So, andito yung battery niya. Ano ba itong battery niya na to? So, super liit kumpara sa battery ng DSLR ko. So, actually, andito yata yung battery ko. Ito. Ito yung battery ng DSLR ko. So, as you see, diba, nakikita nyo naman, mas malaki siya. So, for sure, ito is hindi siya ganun ka tagal magamit or madali siyang malobat. Ako naman is bumibili talaga ako ng extra batteries, especially kapag nag-outdoor ako, outdoor shot or travel. Yan, may mga tatlo akong battery na extra para mas maganda. So, ito na, buksan natin ang ating mahiwagang camera. Ta-da-da-dan. So, ito na siya. Diba, guys, ang bongga. In fairness, maganda siya. So, ito na, flip-up screen. So, ayan siya. So, lagay muna natin yung battery and then check natin. So, dito sa lagay ng battery, nandito na yung lagay ng SD card. So, nilagay ko na. Hindi ko alam kung nakikita ninyo. Ayan. So, medyo madilim. So, anyway, lagay na natin. Paano ba ito? Ayan. Ang liit ng battery niya. As in, talagang tiny. Tiny. Paano ba ito? Ayan. So, excited na ako. So, actually, isa sa mga characteristic nito or maganda dito kasi sabi nila, once na binuksan mo daw, automatic na magbubukas. Ay, oo nga, automatic na magbubukas. So, set natin yung date, set natin everything, and then gagawa ako ng small shot para makita natin kung ano yung itsura. So, guys, ayan, wala pa akong ano ha, wala pa akong antaw dito, stick. So, hinawakan ko pa na siya sa kamay. So, as you see, ito yung itsura niya pagkalabas ng box. So, di ko pa alam kung paano gamitin. So, anyway, test lang naman to. So, mic test. Tignan ko nga kung gumagana yung sinasabi nilang pag pinindot mo, magkakaroon siya ng blurry background. Defocus. Ayan, medyo nag-blurred sa likod ko. Ang bongga-bongga. Well, I think I like it. So, actually, may kailangan ka lang dito talagang bilhin para mas maging maganda siya at talaga perfect vlogging camera siya or YouTube camera siya. So, actually, gusto ko siya pating kulay niya. Ayan, no, parang ang soft ng skin ko, di ba? I like it. Promise. So, I think, balik na tayo sa kabila. So, guys, ito yung loob niya. Para makita ninyo. Ito yung loob niya.
Nakikita nyo ba sa camera? Ah, oo, nakikita nyo. So, hindi ako masyadong familiar talaga sa Sony. Actually, tinatouch ko siya kanina. Hindi siya ganun ka-touchscreen. So, talagang kailangan tayong gumamit ng mga menu, mga buttons dito. But, I'm so excited. Maganda siya, ha? In fairness, ang tiny niya. So, talagang pambabae siya. For me, ha? In my own opinion, para talagang pambabae siya. But, in order na akong cage nito para medyo mas comfortable siyang hawakan sa kamay, and especially kapag ginagamit mo siya sa labas. Bumili na rin ako ng antaw dito. And bumili na ako ng pang wide lens. Papakita ko sa inyo pag once na dumating, gagawa tayo ng shot dito. So ito yung menu niya. Ayan, so medyo complicated sa akin. Actually, honestly, talagang hindi ako marunong pa sa Sony. Ngayon ko pa lang to na subukan. Hindi siya ma-touchscreen talaga. Kaya kailangan talagang, ano ba? Lipat. Flash? Ah, may flash? Basta, nandito lahat ng, ayan yung skin soap. Ah, skin on. So, ito yung tinatawag nilang skin. Ayan yun. So, ito yung parang filter niya para mas maganda yung skin mo sa camera, but susubukan na natin to subukan kapag naggumawa na ako ng parang maliit na tutorial gamit to. So, ito siya guys. Ganda siya. So, flip up screen. Alam nyo naman, naiikot. Pwedeng ganyan. So, pwede tayong maganyan mag-vlog. Worth ng money. I mean, worth yung pera. This is only 700 euros or $700. Hindi ko alam kung magkano sa dollars. So guys, gaya ng sinabi ko sa inyo, kung gusto ninyo nang maging maganda yung quality ng video ninyo, you can start investing sa camera na hindi ganun ka-expensive. Like for example, ito, may 4K na to. And I think with this camera, you can do a lot of contents. Not only contents, photography, it's up sa inyo. Magsimula kayo sa magandang camera. Of course, kung meron kayong budget, pwede na agad kayong kumuha ng mga high-level camera like yung bago ng Canon at saka yung Sony A7S III. At ako na akong nagkakamali. But kung wala pa masyadong budget, this one is fine. It's only 700 euros and makakagawa na kayo ng maraming content nito. And honestly, ako gusto ko siya kasi maliit. Especially for vlogging o magta-travel kayo, maganda siya. And or you can also use this one as your second camera. But of course, kung wala pa kayong budget, your cell phone is fine, is perfectly fine para magawa ng content. Kasi at the end, it's not all about the camera na ginagamit ninyo. It's all about the content na ino-offer ninyo. But of course, having yung high quality content is nakakatulong din, especially sa mga viewers. So yun na guys, nakita nyo na kung ano itsura ng ating bagong camera, ng aking bagong baby. So actually, happy naman ako kasi nga talagang mahilig ako sa mga ganitong gadget. And so actually, meron din akong GoPro. Usually, ginagamit ko naman yun kapag halimbawa nagbe-beach kami or dagat kami, or especially pag halimbawa nag-hiking kami, yun na lang dinadala ko kasi mas light. Mas madali siyang dalhin kumpara sa DSLR. But ito, I think, sa next travel namin, itong gagamitin ko. Dadalhin ko silang tatlo para masubukan ko. And anyway, I'll be posting and doing some shots using this one, so para makita nyo rin. But gaya na sinabi ko kanina, it's not necessary to buy or invest camera para maka-YouTube or makagawa ng YouTube content. Pwede nyo rin gamitin yung cellphone nyo lang kung wala pa kayong budget, kasi karamihan naman ng mga nag-YouTube is nagsisimula sa cellphone. Like me, I started with my iPhone. But kung meron kayong konting budget or nag-iisip kayo mag-invest as your first camera, I suggest na ito is maganda talaga to. Again guys, thank you for watching. I hope really enjoy and I love you all. Keep safe everyone. See you in my next vlog. Bye!